Welcome po sa ating talakayan sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ating pong talakayan sa pong ito patungkol sa paano ba natin mapangalagaan ang ating kalusugan, yung ating kalakasan ng ating katawan. Nang sa gayon sa panahon ng pandemic na crisis ng COVID-19 ay makatiyak po tayo na hindi po tayo tatamaan ng COVID-19 virus na ito. So mahalaga po mga kapatid na ang ating immune system ay mapanatiling malakas, no? Sadyang ganun po kaganda ang disenyo ng Diyos nang tayo ay bigyan ng buhay, na ang ating katawan ay alam niya na magkaroon ng karamdaman, magkaroon ng sakit, kaya binigyan niya ito kaagad ng sundalo o doktor upang mangalaga, mangasiwa sa kalusugan ng ating physical na katawan. Subalit, ang pangangalaga ng kalusugan o kalakasan ng ating immune system ay wala na po sa kamay ng Diyos, kundi ito po ay nasa atin ang pangangasiwa. Kaya tungkulin po natin na malaman paano ba mapangalagaan natin na mapanatili ang kanyang kalakasan, sapagkat kung mahina po ang ating immune system at yung iba't ibang mga foreign radicals na gustong pumasok sa ating katawan, ito po yung mga viruses, mga germs, mga bacteria, ay malaya po silang makapasok sapagkat mahina nga ang depensa ng iyong katawan, ang iyong immune system, kaya ang tao naging exposed po siya sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kaya para magkaroon tayo ng panlaban, ay dapat maging malakas, malusog po yung ating immune system. So narinig po natin mga kapatid na ang isa sa nagpapalakas sa immune system ay yung tinatawag po natin vitamin C, no? Ang vitamin C po ay nakukuha po ito sa iba't ibang uri, bunga ng punong kahoy o mga prutas. Halimbawa, mga berries, no? Ang mga vine ito, mga berries, ay mayaman po yan sa vitamin C. Citrus, no? Yung calamansi, oranges, mga punkan, mga pumilo, abukado, mayaman din sa vitamin C, no? Bayabas, at iba't ibang mga prutas na mayroong taglay ng vitamin C ay lubha pong kailangan ng ating katawan. Nang sa gayon, ay mayroong pong sapat na sustansya at nutrina yung ating immune system para maging aktibo po siya na nagbabantay sa ating kalusugan. Paano po natin malaman na aktibo at malakas po ang ating immune system? Pag nakaramdam po kayo na para kayo sinisinat at pagkapaapon nyo dito sa inyong diig ay mayroong nakakapakang parang bukol-bukol, ibig sabihin po niya na ang inyong immune system ay inaaresto. Iniipon niya yung mga foreign radicals na yan, nilagay niya sa isang lugar sa ating liig, nang sa gayon, hindi siya makapasok sa ating katawan. Kasi kung hindi niya na-aristo yan, hindi niya naiipon yan, dadalo yan sa buong katawan natin at pwedeng magdulot ng iba't ibang karamdaman sa loob ng ating katawan, kasi maaaring iba't ibang organs yung kanyang papasukan o tatamaan. So dito po natin makita na ang vitamin C ay lubhang mahalaga po sa kalusugan ng ating immune system at maging sa kabuuan ng ating katawan. Ang vitamin C po ay dalawang klase. Isa pong tinatawag na organic vitamin C, ito po ay nagagaling nga po doon sa sinasabi kong mga bunga ng punong kahoy o pa yung mga prutas. At yung isa naman, yung tinatawag nating synthetic vitamin C, ito po ay gawa sa laboratorio na tinatawag na ascorbic acid. Kung kaya't po naka-intik ng ascorbic acid, ay kailangan husog po ang iyong tiyan nang hindi mangangasim ka. Kabaliktaran naman sa tinatawag nating organic vitamin C, sapagkat kung ito ay alkaline, ay dapat ito inumin nang walang laman ang tiyan ng cell, mabilis po yung absorption ng ating katawan at mas nakakatulong po ito ng mabilis doon sa pag-boost ng ating immune system. No, so ang isa sa ugat ng karamdaman ng tao ay yung kanyang maling lifestyle, lalo na sa pagkain. Pag ang pagkain ang pinag-usapan, maraming mga tao dyan na wala ang kanyang disiplina, na wala yung kanyang itikit sa buhay pagdating doon sa pagkain. Halimbawa, nasa handaan, kung kumain yan, grabe. Kumuha yan ng pagkain, napakarami, no? Pero makikita mo sa bandang huli, hindi naman nauubos. So, ang isa pang disadvantage, pag kumuha ka ng maraming pagkain, kumain ka ng marami, nasa eat all you can ka, akala mo nakatipid ka, akala mo naisahan mo sila, subalit ang totoo, binigyan mo lang ng karamdaman ang iyong katawan.
Sapagkat yung ating pong katawan, yung ating sistema po ng digestive system ay mayroong kapasidad lamang po yan. No? Kung nilalagyan mo yan ng higit na marami sa kanyang kailangan na lulusawin, nahirapan po yan maglusaw. Yung ating atay at kidney nahirapan na mag-digest, nahirapan mag-segregate ng sustansya na nakukuha doon sa pagkain at hiwalayin din yung basura. So natutulog ka na, yung dalawang organs mo ay busy pa na nagtatrabaho. So kung ganun nang ganun lagi ang iyong estilo sa buhay, ay darating po ang panahon na ang iyong itong dalawang organs na ito ay ma-over fatigue, no? So pag nag-over fatigue na po ito, pwede itong bumigay at diyan ka magkaroon ng tinatawag na organ failure. So para maiwasan po yan, dapat tama pong approach natin sa pagkain. Yung kailangan na po natin kainin, yun po yung kainin natin. Huwag nating pahirapan yung organ ng ating katawan na responsable sa pag-digest at sa pag-segregate, pagsasala ng mga basura at sustansya ay para ma-distribute po sa ating katawan. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na ang kain natin in moderation. Di ba rin lima o anim na bisis kang kumain, paunti-unti lang sa gayon, hindi po nahirapan ang iyong digestive system. Isa pa pong ano sa pagkain ay yung mahilig sa karne. Ang karne po ay umaabot po yan mga tatlong araw o higit pa bago po yan ganap na nadadigest sa ating katawan. Kaya kung puro karne ka, mahilig ka sa karne, ang tendency niyan na i-stack up lang po yan doon sa large intestine natin na pwedeng pagmulan ng tinatawag po natin na pagkatibi, maging constipated ka. At dahil sa ikaw ay constipated, kulang po ng enzyme na nilalabas ng large intestine ay hindi ho mailabas lahat yung basura na yan at manatili po. Ang ating pong large intestine ay para po siyang hose doon sa pag nagdi-drain ka sa iyong washing machine. So may mga sleeves po yan sa gilid. So pag iwan yan doon, basura po yan. At sabi nga, more than 90% ang karamdaman ng katawan ng tao dahil sa maruming bituka. So isa po sa paglilis ng bituka yung tinatawag po natin Colonex, no? Hindi po natin matalakayin sa particular na episode na ito. So yung pagkain po natin mga kapatid, dapat ang motibo natin kung bakit tayo kumakain, hindi lang para mabusog, kundi para mabigyan po natin ang tamang sustansya, tamang nutrina ang ating katawan, buhat doon sa mga ating mga kinakain. Kaya piliin po natin yung mga pagkain na hitik sa sustansya at vitamina sapagkat yun po yung kailangan ng ating katawan. Hindi yung lasa, kasi karamihan sa mga tao, lasa ang kanyang hinahanap. Pag sobrang malasa ang pagkain, ibig sabihin po ito, tagtad po ito ng mga chemicals na nagbibigay ng labis na gana sa iyong pagkain. Subalit dahil ito ay maraming chemicals, ito po hindi nagdulot ng maganda sa iyong kalusugang pampisikal. So, kung mapapansin mo mga kapatid, kung ikaw ay may karanasan nakapunta sa ospital, meron kang dinalaw na kaibigan o kaanak o anuman na nasa ospital, at nasubukan mong tikman yung pagkain na binigay ng hospital staff, hindi mo halos makain sapagkat walang lasa, matabang. Subalit, bakit ganun ang kanyang pagkain? Sapagkat yun po yung tamang pagprepara ng pagkain na hindi malasa. Hindi ho lasa kasi ang kailangan ng katawan natin, kundi sustansya at nutrina ang buhat doon sa mga pagkain na iyon. Kaya ang hinahanap ng tao, mabusog siya, din masarap, solved na siya. Subalit, hindi po yun ang dapat na maging motibo o layunin natin kung tayo ay gusto nang kumain. Dapat masustansyang pagkain sapagkat ang sustansya at nutrina ay siyang kailangan ng ating katawan nang sa gayon mapanatiling kalusugang pisikal po natin. No? So, ano pa? Dapat marami kang tubig na ininom. At least 8 basong tubig sa isang araw o higit pa doon. 3 litro, 4 na litro. No? Nang sa gayon, manatiling malinis lagi yung iyong labasa ng ihi. Kasi po, ang ating katawan ay mayroong natural na paglalabas ng lasot. Yung isa sa pinakamalaking detoxification na nagaganap sa ating katawan ay ito po yung ating buong balat. No? Yung balat po natin, yun po yung malaking detoxifier ng lasot sa ating katawan. Kaya pag ikaw ay nagpapawis at wala ka naman sa opisina, hayaan mo siyang magpawis yung katawan kasi natural lisa na pamamaraan ang paglabas ng pawis. Lason po yan sa iyong katawan. Kaya nga po mga kapatid, dahil nauso po yung nilalagay dito sa kilikili, no? So ang kilikili po natin ay isa po yan sa paraan upang maglabas ng toxin. At ang mahilig po maglagay ng binablock po yung paglabas ng pawis dito sa kilikili ay mga kababaihan. So dahil sa nabablock po yung kilikili, yung underarm po niya, nabablock po. So ang toxin na dapat lalabas ay hindi makalabas. So maghanap po yan ng pinakamalapit
doon sa kilikili na laman at doon siya mananahan at ito po yung breast ng babae. Kaya napakataas ang porsyento ng mga babae na nagkakaroon ng breast cancer dahil nga po yun sa mga toxin na hindi nakakalabas. No. Ano pa pong parte ng bahagi o organs ng katawan natin na nag-detox? Yun po yung ating pagdumi, pag-ihi, at kung minsan, yung nagsusuka po tayo. So yun po yung mga paraan upang mailabas po sa naturalisang sistema ng ating katawan yung mga lason sa ating katawan. Kaya kung ikaw ay hindi nagpapawis, may malaking problema ang iyong katawang kapatid. Kaya nga sabi nga ng mga medical professionals na kailangan at least regular ka na nag-exercise at 30 minutes mo lang sa loob ng isang araw para lagi kang nagpapawis at nailalabas yung dumi mo. At dapat sa loob ng isang araw, dalawa o tatlong beses ka nag-discharge ng sagayon, maiwasan na magkaroon ka ng tinatawag na colon cancer. Kasi ang karamdaman, more than 90% po ng karamdaman ng katawan ay bunga po ng maruming bituka. Kaya napaka-importante mo kapatid na maging regular yung bowel movement mo. So ano pa? Yung pagtulog mo. Dapat at least mayroon kang 8 oras na tulog ng sagayon, ma-replenish po yung lakas na nawawala sa iyo. Yung ating pong katawan ay binubuo ng trillions of cells. 100 trillions of cells po yung ating katawan. At sa bawat araw, daan-daang libong selula po ang namamatay. At sa ating pagtulog, nag-generate, nag-rejuvenate ng mga selula yung ating katawan. Napapalitan po niya yung mga namamatay na mga selula para manatili na buo uli yung ating iba't ibang parte ng organ ng ating katawan. At upang mapangalagaan po natin ang kalusugan ng ating katawan, mga kapatid, mahalaga na alam natin yung iba't ibang sangkap ng ating katawan, no? Tingnan muna natin sa malaking aspeto, malaking bahagi ng ating katawan. Mayroon pong tinatawag tayong system. Andyan po yung nervous system, digestive system, respiratory system, reproductive system. May mga 11 sistema po yung ating katawan. At sa bawat sistema, napapalo po yan ng iba't ibang mga organs, no? So, sa organs, ano ba yung iba't ibang trabaho ng bawat organs? Ano yung mga pagkain at hindi pagkain na dapat para ang organs na ito ay manatili? So, tungkulin po natin na alamin ano yung mga major na trabaho ng bawat organs, kaano ito kahalaga sa ating katawan, sapagkat hindi po natin mapangalagaan ng tama ang ating mga organs kung hindi po natin alam yung particular na trabaho nito, no? So, mahalaga, wala na po sa kamay ng Diyos yung pangalaga ng ating kalusugan, nasa atin na po yun. Tungkulin po natin na alamin ito, sapagkat kung hindi natin alam to, yun po ay malaking problema. Kahit sa Biblia, sinasabi po ng Biblia sa aklat po ng Hosea 4:6, sinasabi po doon na ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Yan po ay patungkol sa spiritual na bagay na ang kaluluwa ng tao ay napapahamak o maaaring hindi makarating doon sa langit sapagkat hindi niya nalalaman yung tamang daan paano makarating doon. Ano yung mga requirements para makarating doon dahil nga sa kakulangan ng kaalaman. Ganon din sa ating physical na kalusugan. Kung hindi natin alam yung iba't ibang organ ng ating katawan, ano ang functions nito para mapanatili yung kalusugan ng ating katawan, ay hindi po natin ito mapangalagaan ng tama. Kaya tungkulin po natin na alamin, open po ang mga tinatawag na information ito. Pwede kang mag-search sa internet, sa mga libro, medical books, magbabasa ka lamang, bigyan mo ng panahon para magkaroon ka ng sapat na kalaman. Hindi kailangan mag-aaral ka ng medisina kung hindi mo naman hilig ang maging doktor, kundi magkaroon ka lang ng sapat na idea, kaalaman tungkol sa iyong katawan, ay yun po ay malaking advantage na mapangalagaan mo ng tama ang iyong physical na kalusugan. So, yun po mga kapatid, pag malusog ang iyong isipan, malusog ang iyong mga sinasabi, malusog ang iyong damdamin, malusog ang iyong mga aksyon, mga ginagawa, at dahil dyan, malusog din ang resulta. Buhay ay maging kontento, maging masaya. Kaya, upang mangyari yon, kailangan mapanatili natin ang kalusugan ng ating katawan. So, huwag po ninyong pabayaan ng ating katawan. Ang inyong katawan ay saka na lang bigyan ng pansin kung ito ay labis na nagkaroon na ng karamdaman sapagkat baka huli na ang lahat. So, ang pinakamaliit na bahagi po ng ating katawan, yun po yung tinatawag nating cellula. No? Yung cellula po, yun po yung bumubuo ng tissue. No? Cellula, then tissue, nagiging organs,
organs nagiging system. Sa cellula po, mayroon pong tinatawag tayong dietary supplement ng mga cellula. Ito po yung mga cellular supplement, no? Mayroon po kami ginagamit para sa anak po namin sa kasi po isang Down syndrome. Ito po yung nakatulong sa kanya para ma-develop po yung kanyang mentalidad at magkaroon po ng balansi sa kanyang paglakad, no? Laminine po. So isa po siyang patented product from America na na-develop po dahil siyang scientist. So hindi ko po i-elaborate nito. Kung sa mga gusto nga malaman kung ano itong laminine, ay napakarami pong magandang karanasan na personal kong na-encounter sa produktong ito. Ito po isang cellular supplement. Doon sa loob ng cellula, mayroon po tayong tinatawag na DNA and RNA. Ito na po yung nucleotides. So sa loob ng cellula, mayroon pa palang mas maliit nucleotides. At mayroon namang tinatawag na nucleotide supplement. So, ang vitamins, minerals, yun po ay sa ating sistema ng katawan. Nasa labas po, nasa tissue, nasa organs, nasa system. Yung sa loob noon, yun na po yung cellular supplement at nucleotide supplement. At sa ibang pag gusto niyo malaman ito, mag-message lang po kayo sa akin at ito po ay ipapaliwanag ko. Papadalhan ko po kayo ng kumpleto ng mga informasyon patungkol dito sapagkat ang vitamin C o ano pa mga vitamins, minerals sa ating katawan ay hindi kayang pumasok doon sa cellular level sapagkat kumbaga, kung ito yung cellula, maliit yung kanyang daanan, ay mas malaki po yung papasok, so hindi siya makakapasok. Kaya ang trabaho ng supplementation ng mga vitamins and minerals, nasa paligid lang. So, mayroong papasok doon sa cells, yun po yung cellular supplementation saka nucleotide supplementation. So nawa mga kapatid, ito ay makatulong sa inyo upang ang ating kalusugan ay mapanatili po natin. Pero higit sa lahat ay huwag po tayong mawalan ng pananampalataya. Palakasin din po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat ang lahat po ay kaloob po sa atin ng Panginoon. Ang prutas, ang bunga ng mga punong kahoy ay sabi nga sa Ezekiel 47, no? Verse 12 na ang mga bunga ng punong kahoy ay pagkain ng ating katawan. At ang mga dahon naman ito ay siyang gamot sa mga karamdaman. Kaya back to basic po tayo mga kapatid. Matuto tayong kumain ng mga gulay, prutas. Matuto tayong kumain ng tamang kombinasyon ng sagayon. Ay maiwasan na po natin yung sobrang pagkakahumaling natin doon sa mga process na pagkain. Pag sinabing process na pagkain, ito ay tantad na po ito ng mga chemicals kung kaya't hindi siya na sisira, hindi siya nabubulok sapagkat na-preserve po siya ng chemicals. Subalit yung chemicals po na na-preserve niya na pumapasok sa ating katawan, yun naman ang magdudulot ng karamdaman sa ating physical na kalusugan. Maraming salamat po at umaasa po ako na ang Diyos ang patuloy na magpala sa atin.